mga balitang umaatikabo mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Impormasyong nakakaapekto sa buhay ng mga Pinoy sa ibayong dagat. UNTV News Worldwide. Balitang mahalaga at kailangan mong malaman sa labas ng bansa. UNTV News Worldwide. Sama-sama tayong makibalita sa mga pangyayari sa iba't ibang panig ng buong mundo. Ito ang UNTV News Worldwide. Hoy, hoy, hoy! Hello, hello, hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at pagkakataon na bigay sa atin. Hello, Sunny at Mary Jo at sa ating mga kasamang global correspondents. Gising na po. Isang minuto na po makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya, at magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Gandang araw sa inyo, Mary Jo and Noel, at ganoon din sa lahat ng mga kababayan natin dito sa buong Western Hemisphere. Magandang gabi sa inyong lahat. Dito naman sa dako ng Asia, happy Wednesday everyone. Ngayon ay araw ng Miyerkules, 12 sa buwan ng Mayo taong 2021. Mula sa Toronto, Canada, ako si Noel Poliarco. Mula naman dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sanicos. At mula naman dito sa Taipei, Taiwan, ako si Mary Jo Maleriado. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Tumataas ang death toll sa pag-igting ng karahasan sa pagitan ng Israel at Gaza. Citizenship materials ng Canada babaguhin ngayong taon. Paghahanap ng trabaho sa mga jobless isinusulong sa Estados Unidos. At trial mass COVID-19 vaccination sa New Zealand ilulunsad. Ilan pang mga bansa sa South Asia e binilang sa entry ban ng Thailand. 30-year-old Melbournean maaaring nahawa ng COVID-19 sa quarantine facility sa Australia. Umiigting ang karahasan sa Gaza at Israel, kaya tumataas rin ang bilang ng mga casualty. Mula sa Los Angeles, USA, kung saan matatagpuan ang Israel Consulate General, isa sa largest diplomatic mission ng Israel sa mundo. May umatikabong balita si Klein Sinka live! Klein, ano ang latest sa tensyon sa pagitan ng Gaza at Israel? Oh, Noel, nasa 300 rockets na ang pinaputok ng Palestinian militants laban sa Israel simula Lunes ng gabi, at dalawang Israelis ang nasawi. Lumalala ang tensyon at dumarami ang casualty sa Gaza at Israel dahil sa airstrikes na pagitan ng Palestinian at Israeli military. 26 na Palestinians naman ang napaulat na binawian ng buhay. Umaapela na ang international community sa magkabilang panig na maging kalmado at iwasan na ang paglala ng tensyon. Kasunod nito ang ilang araw ng mga kaguluhan at sagupaan sa Jerusalem sa pagitan ng mga Israeli police at Palestinians, kung saan daan-daan naman ang nasugatan. Umaapela na ang international community sa magkabilang panig na maging kalmado at iwasan na ang paglala ng tensyon. Nagsimula ito sa bantang pagpapali sa mga Palestinian na nakatira sa Sheikh Jarrah sa silangang bahagi ng Jerusalem. Ang mga nangyaring karahasan sa mga nakalipas na araw ang pinakamatindi ng naitala sa Jerusalem noong taong 2017. Balik sa iyo, Noel. Ano ang mga hakbang ang pinapayo ng Washington bilang solusyon sa Israel crisis? Noel, isa sa mga payo nila para mabawasan ang tensyon dito ay ang pag-delay ng mga potential evictions at ang pag-iba ng dadaan ng route o ruta ng Jerusalem Day Parade ng mga national Israelis. Noel?
Alright, maraming salamat, Klein Sinka mula sa Los Angeles, USA, na may approximately 26,000 Israeli population. Punta naman tayo sa Canada, magkakaroon ng update ngayong taon ang citizenship materials ng Canada na ginagamit na review materials ng mga nagnanais maging Canadian citizen. Mula sa Toronto, Canada, kung saan 52% ng populasyon ay kabilang sa visible minorities, may umatigabong balita si Orlin Quijano live. Magandang hapon dyan sa inyo, Orlin. Ano ang dahilan? Bakit mag-update ng citizenship materials ang bansa ng Canada? Sani naglalaman umano ng mga kontrobersyal na impormasyon at misrepresentation patungkol sa Canada ang kasalukuyang study guide ng mga nagnanais maging Canadian citizens. Ayon kay Alexander Cohen, Press Secretary to Immigration, Refugees and Citizenship Minister Marco Mendocino, outdated na ang study guide na ginagamit na reviewer. Dagdag pa niya, magiging mas comprehensive, diverse at honest ang bagong study guide upang matulungan ang mga soon-to-be Canadian citizens na sa kanilang pag-review. Magkakaroon din aniya ng impormasyon ang bagong guide patungkol sa mga underrepresented groups gaya ng Francophones, kababaihan, Black Canadians, LGBTQ2 community at Canadians with disabilities. I-highlight din dito ang naging kontribusyon ng prominent individuals mula sa diverse communities. Maglalaman din ng impormasyon patungkol sa anti-racism efforts sa Canada ang bagong study guide maging ang evolution of rights and freedoms. At yan muna ang latest dito sa Canada, back to you, Sunny. Maganda yan, Aurelina, no? Meron silang campaign, information campaign muna bago i-launch yung bago nilang materials dyan sa inyo. Pero para sa mga manonood natin, alam naman natin, Aurelina, maraming mga Pilipino na nandiyan sa Canada. Ano ba ang benefits ng pagiging isang Canadian citizen? Sani, maraming benefits ang pagiging Canadian citizen. Bukod sa karapatang bumoto sa provincial at federal elections, citizens are also qualified para sa mas maraming trabaho dito sa Canada, kagaya ng ilang mga government jobs that require citizenship. Ang mga citizens can also travel on a Canadian passport, kung saan mas maraming mga bansa na pwedeng pasukin na hindi na kinakailangan ng visa. Unlike permanent residents na kinakailangan mag-comply sila sa ilang requirements, yung citizens, they don't have to worry about losing their status. They could spend as much time, maaari silang umuwi ng Pilipinas na sa mas mahabang panahon na hindi mag-aalala na mawawalan sila ng status. At they don't need to renew their immigration documentation. Unlike yung permanent resident card na valid lamang siya for 5 years, yung citizenship certificate is valid indefinitely. And citizens who want to travel internationally, ano, Sunny, they only need to renew their passport every 10 years. All right, maganda pala ang benefit niya sa Canada, kaya siguro maraming mga kababayan natin ang napupunta diyan sa lugar ninyo. Salamat, Orlin Quijano mula sa Toronto, Canada, kung saan 17% ng immigrant population ay mga Pilipino. Salamat, Orlin. Text na lang mamaya. Text kita pa makapag-apply dyan. Samantala, isinusulong sa Estados Unidos ang paghahanap ng trabaho ng mga jobless punsod ng pandemya. Mula sa Florida, kung saan ang pinakamababang minimum wage sa empleyado ay $8.65 per hour as of January 2021, may umaatikabong balita si Ruth De Mesa live. Hello, Ruth. Paano inihikayat ng mga estado ang mga unemployed na maghanap ng trabaho dyan sa inyong bansa? Mary Jo, ilang estado dito sa Amerika ang naglagay na ng requirement para sa mga nawala ng hanap buhay bago makakuha ng unemployment benefits. Kinakailangan munang magsumite sila ng patunay na naghahanap sila ng trabaho. Layo nitong maengganyo silang bumalik na sa paghahanap buhay upang matulungan ang mga malalaki at maliliit na negosyong makahanap ng mga trabahante upang makaahon at makabawi na mula sa COVID-19 recession. Maraming employers ang nababahala na sa kasalukuyang
sa kakulangan ng workforce para makapag-operate ng maayos ang kanilang mga negosyo. Ang iba sa kanila nag-aalok pa ng karagdagang benepisyo katulad ng sign-in bonus. Gayunman, may ilan umanong excuses ang mga jobless kaya di nila ibig bumalik muna sa pagtatrabaho gaya ng banta sa COVID-19 o kaya naman mas madaling manatili sa bahay na may tinatanggap na benepisyo kaysa maghanap buhay. At yan muna ang latest. Balik sa'yo, Mary Jo. Naku, kung sa Pilipinas mo implement yan, kumusta naman? Why work? Kung sa, kumbaga, hindi mo masisisi, lalo pag sa Pilipinas yan. Pero Ruth, aling mga lalawigan ang pinahinto na ang $300 na benefits? Mary Jo, pinaplano na nga ihinto ng Arkansas, Mississippi, South Carolina at Montana ang pagtanggap ng $300 na benepisyo. At mayroon namang 7 estado na nire-require na nga ang pagpasasubmit ng proof na sila ay naghahanap ng trabaho, kagaya ng Vermont, Arizona, New Hampshire, Maine, North Carolina, Ohio, Rhode Island at Pennsylvania. Kaya nga Mary Jo, sa mga susunod na araw ay posibleng nga dumami pa ang mga estado na magpapahinto ng unemployment benefits. Ganda naman dyan sa inyo, yung mga trabahante ang hinahanap sa Pilipinas. Talagang dami naghahanap ng work. Pero salamat Ruth Gamesa mula sa Florida, USA. Natataasan ang minimum wage sa $10 sa September 2021. Sa Canada naman tayo. Darating sa Canada ang 2 milyong doses ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine mula sa Vancouver, Canada, kung saan maaari nang magpa-register para sa vaccine appointment ang mga may edad 18 years old pataas. May umaatikabong balita si Lerma Makaburas live. Lerma, kailan darating ang additional Pfizer COVID-19 vaccine sa Canada? Noel, ngayong linggo nakatakda ang arrival dito sa Canada ng 2 million doses ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Sa gitna ito ng pagpapaigdi ng immunization efforts ng mga probinsya. Inaasahang darating ang shipment na ito sa bansa ngayong linggo, kasunod ng arrival ng 1 million doses ng Moderna noong nakalipas na linggo. Bukod sa 2 milyong COVID-19 vaccine mula sa Pfizer, may scheduled next shipment pa mula sa Moderna. 650,000 COVID-19 vaccines din ang inaasahang tatanggapin ng Canada mula sa AstraZeneca, bagamat wala pang petsa kung kailan ito darating. 12 kaso na ang kumpirmadong nagkaroon ng rare blood clotting syndrome sa ninang AstraZeneca shots. Samantala, 3 naman ang kumpirmadong namatay matapos na makapag-administer ng 2 million doses ng nakurang bakuna. Noel? Oh, Lerma, kamusta na ba yung vaccine distribution dito sa Canada? Sa ngayon, patuloy ang pagpababakuna sa mga iba't ibang probinsya ng Canada. Ayon nga sa Health Canada, Noel, safe na rin magpabakuna ang mga bata edad 12 years old pataas. Even yung mga pregnant women who were born in 2005 or earlier or at least 16 years old pataas ay pwede na rin magpabakuna. Maaari silang magpa-schedule through website or to book their appointment or magpa-register through phone. Dito nga sa British Columbia, even yung mga pharmacy nag-o-offer na rin ng pagpapabakuna sa mga eligible. Or sa mga park na nag-aalok din sila ng pagbabakuna, especially doon sa mga resident, kung ang tawag nila hotspots in area na mas maraming may cases ng COVID. Noel? Alright, maraming salamat sa update mo, Lerma Makaburas, mula sa Vancouver, Canada, na nasa phase 3 na ng COVID-19 immunization plan. Usapang vaccine pa rin tayo sa Vietnam naman. Naka-ventilator ang isang nurse sa Vietnam matapos mabakunahan kontra COVID-19. Ito ang umatikapong balita ni Jenny Lombos. Isa na namang kaso ng severe allergic reaction o anaphylaxis ang naitala sa Vietnam nitong Lunes pagkatapos ng vaccination sa isang medical worker sa Da Nang. Nauna nang naitala ang kaso ng medical worker sa Mekong Delta noong 7 ng Mayo na namatay dahil sa anaphylaxis pagkatapos na makatanggap ng AstraZeneca vaccine.
isang severe life-threatening allergic reaction ng anaphylaxis na maaaring maranasan pagkatapos na mabakunahan ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention. Kasalukuyang nasa intensive care unit ng Danang Hospital ang nasabing medical worker na sumasailalim sa sedation at naka-ventilator. Bago ang vaccination, dumaan sa masusing screening ang 31 gulang na nurse at walang natukoy na kahit anong history ng allergies. Ngunit pagkatapos ng bakuna, nakaranas siya ng pansamantalang pagkawala ng pandinig at hirap sa paghinga. Kaya naman agad siyang dinala sa vaccine-related complications unit upang maipagamot. Sa kasalukuyan, mayroon ng mahigit sa 872,000 vaccine shots ang naibigay sa mga medical staff at frontline workers sa Vietnam. At mayroon sa mga nabakunahan na nakaranas ng allergic reactions, kabilang ang lagnat, sakit ng ulo, pagsusuka, pagkahilo at hypotension. Jenry Lombos, UNTV News and Rescue Vietnam, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. From Vietnam, puti naman tayo sa New Zealand. Magsasagawa ang gobyerno ng New Zealand ng trial mass vaccination upang mapabilis ang rollout ng mga bakuna. Ito ang umaatikabong balita ni Dale De Castro. Sa buwan ng Hunyo, ilulunsad ang trial mass COVID-19 vaccination sa New Zealand ayon kay Dr. Ashley Bloomfield, Director General of Health. Ayon sa kanya, prioridad ng kampanyang ito ang pagbabakuna sa mga mas nakatatandang populasyon at maging ang mga may pre-existing conditions. Kaugnay nito, magkakaroon ng bagong National Vaccination Booking System upang maisaayos ang pagsasagawa nito at magsisimula ang trial sa Auckland at Canterbury sa susunod na linggo. Ayon sa datos, nasa 15,000 to 20,000 doses ang bilang ng bakunang naibibigay kada linggo at ang kabuuang bilang ng mga bakunang nai-administer sa buong bansa ay nasa 300,000 doses na. Layunin ng kampanyang ito na makapagbakuna ng kabuuang 1.1 million doses sa mga mamamayan sa pagsapit ng katapusan ng Hunyo. At mula Hulyo, sa pagdating ng panibagong batches ng mga bakuna sa bansa, target na makapag-administer ng 40,000 to 60,000 doses kada araw. Dale De Castro, UNTV News and Rescue, New Zealand. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 311 billion Australian dollars ang inilaan ng Australian government upang tugunan ang COVID-19 situation sa bansa. Ito ang umaatikabong balita ni Danny Delieva. Naglalayon ang 2021 federal budget ng Australia na tiyakin ang pagtugon kontra COVID-19 sa pamamagitan ng paglalaan ng 311 billion Australian dollars. Kabilang dito ang paglalaan ng 20 billion Australian dollars na halaga ng pondo para sa health support at 290 billion Australian dollars para sa economic stimulus, kabilang na ang pagkakaroon ng mga hanap buhay. But tonight's budget is not about us. Tonight's budget is about the Australian people, about guaranteeing their essential services, about creating more jobs, and keeping Australians safe from COVID-19. Ayon naman kay AMP Chief Economist Dr. Shane Oliver, isang positive budget ang maaasahan ng bansa. Naglaan naman ng 600 million Australian dollars si Prime Minister Scott Morrison upang bumuo ng bagong ahensya na mamamahala sa pagkakaloob ng ayuda sa mga apektado ng iba't ibang kalamidad. Isang industriya namang hindi pa nakababangon ay ang sektor ng turismo. Subalit kung makaiiwas na ang bansa sa mga lockdown, umaasa si Dr. Oliver na sa pamamagitan man lamang ng domestic travel ay makabawi dahil wala pang katiyakan kung kailan magbubukas ang international travel. Danny Delieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Puntahan naman natin ang Thailand. Pinalawig pa ng Thailand ang travel ban sa mga ibang bansang o sa ibang mga bansa sa South Asia 2 linggo matapos ipagbawal ang pagpasok sa bansa ng mga non-Thai travelers mula sa India. Ito ang umatikabong balita ni Dayan Tumasis.
Pansamantalang itinigil ng Ministry of Foreign Affairs noong Lunes ang pag-issue ng Certificate of Entry o COE sa non-Thai travelers mula sa Bangladesh, Pakistan at Nepal upang mapigilan ang pagkalat sa Thailand ng COVID-19 variant na nagmula sa India. Alinsunod ito sa rekomendasyon ng Center for COVID-19 Situation Administration matapos makumpirma ang isang traveler at ang kanyang anak na pumasok sa bansa galing sa Pakistan na infected ng variant na unang natukoy sa India. Hindi naman sakop ng temporary suspension ng COEs ang Thai nationals, mga diplomat na may trabaho sa Thailand kasama ang kanilang pamilya. Kasalukuyang nasa state quarantine ang 74 Thai nationals na bumalik sa bansa mula sa India kamakailan. Sasailalim naman sa close monitoring at quarantine ang susunod na mga batch ng mga uuwi sa bansa sa May 15 at May 22. Diane Tumasis, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa mga nag-traveler na pupuntang Thailand, punta naman tayo sa mga traveler na pupunta naman sa Australia. Pinaniniwala ang nahawa ng COVID-19 ng isang returning traveler sa isang quarantine facility sa South Australia matapos itong magnegatibo ng ilang beses sa COVID-19 test. Ito ang umaatikabong balita ni Nina Bascon. Isang 30-year-old na lalaki ang napaulat sa Melbourne, Australia na nagpositibo sa COVID-19 matapos itong magbiyahe mula sa India. Ayon sa Victoria Health Officials, nag-transit ito sa Maldives at sa Singapore mula sa India, patungo ng South Australia kung saan ito sumailalim sa 14-day quarantine bago sumakay ng domestic flight noong May 4 patungo sa kanyang tirahan sa Melbourne. Sumailalim ang lalaki ng makailang beses sa COVID-19 test habang ito ay nasa 14-day quarantine at lahat umano ng resulta ay negative. Kung kaya malaki ang paniniwala ni South Australia Chief Health Officer Nicholas Perrier na hindi ito infectious habang nasa quarantine facility. Taliwas naman ito sa paniniwala ni Professor Brett Sutton dahil di umano ang lalaki ay nahawa ng COVID-19 habang ito ay nasa quarantine facility sa South Australia dahil katabi umano ng kwarto nito ang tinutuluyan ng isang COVID-19 positive. Dahil dito, hindi maituturing sa ngayon na isang community transmission ang bagong kaso na ito at hindi pa rin mabibreak ang 74 days COVID-free record ng Victoria ayon kay Sutton. Isa rin sa posibilidad na tinitignan ng mga health officials ang long incubation period ng virus at maaaring infected na umano ang lalaki bago pa man ito sumailalim sa 14-day quarantine sa South Australia. Samantala, may tatlong close household contacts ang lalaki at ang isa sa mga ito ay nagtatrabaho sa Melbourne CBD kung saan napilitang pauwiin ang kanilang mga empleyado upang mag-self-isolate. Nagpalabas na ng listahan ang lokal na pamahalaan ng mga exposure sites at nagpadala na rin ng mass text message sa mga apektadong lugar at inatasan na mag-self-isolate at sumailalim sa COVID-19 testing. Sa kasalukuyan, walang restrictions na ipinatutupad sa Victoria at ipagpapatuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng mga health officials gaya ng CCTV footage review, gayon din ang contact tracing. May 21 active cases naman ng estado sa nakalipas na 24 hours. Nina Bascon, UNTV News and Rescue Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi, no, Mary Jo and Noel, ang travel pala, international travel, ay delikado pa rin talaga sa kasalukuyan. Pero ito, hindi to delikado, kaya lahat invited para dito. Kasi ito na ang di natin makakalimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Pwedeng pwede! Yan, para sa ating mga kababayan, narito ang pagbati ng isa nating kababayan mula dito sa North America. Ako po si Edgar ng Virginia Beach, ay binabati ko po ang mga kamag-anak ko sa Balanga, sa Pilar, sa Hermosa, at mga kaklase ko po. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at maraming salamat po sa inyo. Mabuhay! Yeah, mabuhay din! At yung mga kababayan, babati na rin ako, Noel at Mary Jo, at binabati ko lang ating mga sisterhoods dyan sa Marikina, si Jacqueline Palacio at si Fody, at yung aking mga anak, si Ronel, Daniel, D, Joshua, at si Jacob. Yan, see you soon, God willing. Sige, Noel, go ahead.
Ay, oo, Sunny, gusto ko lang din batiin ha, si Sis Maan Romero ng Happy Sabbath Anniversary. Nakita ko na isamahan nawa palagi. At syempre, lahat ng mga taga-subaybay natin sa Facebook, sa ating mga social media platform, at sa araw-araw na mga nanonood sa atin. Hello po sa inyong lahat. Ayun, Mary Jo. Oh, binabati ko Happy Sabbath Anniversary sa Singapore. Mga kasama dyan, Brad Oli, tsaka si Brad Wilbert. At lahat ng ating mga nakakasama dyan, I miss you all. At si Brad Amiel at saka si Brad Chris and Brad Pao, don't forget, sunduin nyo ako bukas. Kita-kita tayo because I will be free. Malaya na ako bukas, salamat sa Diyos. Yun lang, at saka Happy Wednesday sa ating lahat. Ayun, at malaya ka na pala bukas. Pero sige, punta yes. Na agad natin ang ating mga kasama rin sa Pilipinas. Ayan yun na si Amigo Sherwin at si Lalain. Hello, hello sa inyo dyan. Amigo Sherwin at Lalain, magandang araw. Kamusta kayo? At ano ba ang ating mga aabangang humahataw na mga balita ninyo? Yes, magandang araw, Noel, Sunny at Mary Jo. Naku, punong-puno tayo ngayon. Marami tayong mga hataw na balita na... balita ngayong araw. At bago yan, Noel, pwede bang bumate? Pwedeng pwede! Ayan. Binabati po natin ang Happy Sabbath Anniversary. Ang kasama nating DS, si Brother Guillier Dumaran ng Cavite. At happy wedding anniversary kay Lolo Ebok at Lola Nena Hastiliana na nandiyan po sa Cabuyao City. Ayan, Lalain. Pwede bang bumati? Mga kasama, babatiin lang natin ng samahan nyo ako, babatiin natin ng 44th birthday si Amigo. Wow, binulgar. Ayun. Happy birthday, Amigo. Parang month-long celebration na yun, Amigo. Iba yung ano, kasi iba yung nireveal niya. Tapos may kasamang edad eh. Oo nga. Pero anyway, happy Sabbath kay Brad Guillier Dumaran. At syempre, ang isa sa inaabangan nating balita ngayong umaga ay isinailalim na ang buong Pilipinas sa state of calamity sa loob yan ng isang taon dahil sa African swine fever na outbreak. Kaya nga, dahil nga ay mahigit 100 billion pesos na ang nalugi sa industriya ng baboy sa Pilipinas. At nasa 12 rehiyon na ang apektado ng ASF. Kaya minabuti ng Pangulo na isailalim sa state of calamity ang bansa upang magamit ang pondo. At dumadating na, patuloy nang dumarating yung mga bakuna mula sa AstraZeneca, ayan, yung Sinovac and Pfizer nitong nakaraan lang. Pero kulang na kulang pa rin dahil hanggang sa ngayon, Noel, Sunny at Mary Jo ay nasa ano pa rin eh. Marami pa rin binabakunahan yung ating mga health workers at senior citizen. Hindi pa rin tapos sa ngayon na sa ibang bansa, kagaya nga ng mga binabalita nyo, lalo na sa Amerika, mataas-taas na ang porsyento ng mga tumatanggap ng bakuna, Sunny. Oo, tama ka dyan, Amigo at Lalain. Dito sa US kasi, mga kasama, no? Sa darating na Thursday dito, kung lolobin ng Diyos, ay open na din ang bakuna mula 12 years old hanggang 15 years old. Senyalis yan na maaabot na ng Amerika yung sa adult age range na gusto nilang more than 50% ng population adults dito sa US ay mabakunahan na. Kaya pinapasok na rin nila yung mga teenagers, yung mga adolescents, para maabot nila yung 70% by July 4 na target ni President Biden na mabakunahan na kabuuang populasyon dito sa Amerika. Abangan namin, Amigo at Lalain, ang mga humahataw na balita ninyo sa buong Pilipinas. Salamat, Amigo Sherwin at Lalain, at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais ninyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po sa pamamagitan ng 24/7 live streaming ng UNTV News and Rescue YouTube channel, ang iba pang news program ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share!
At yan po ang kabuuan ng ating mga umaatikabong na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules, taong 2021. At sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula naman dito sa California, USA, ako si Sanicos. At mula naman sa Toronto, Canada, ako po si Noel Paul Yarko. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po.